Good evening mga kasados, my name is Ate Sara and hindi ako nandito ngayon para mag-vlog. Nandito ako para i-share sa inyo ang God-saving power sa buhay ko. Yung unting-unting pagbabago na ginagawa ng Panginoon sa buhay ko simula ng sinaseryoso ko ang relasyon ko sa Kanya. Bata pa lang ako, kaga na ako namulat sa Christian community since both my parents are Christians. They are church volunteers kaya I have no choice but to be there as well kung nasan man sila. Prayer meetings, Bible studies, training, summer camps, every Sunday na pupunta kami sa church, it was just all a typical day for me. Akala ng maraming tao napakabait kong bata. Dahil bata pa lang ako, nagsiserve na ako sa church. Little did they know that in my life, I am experiencing something that I cannot resist. And that is homosexuality. Maraming nang nakakakita nito sa akin dahil nga kilos lalaki ako, hirap akong magsuot talaga ng pambabae, hirap akong kumilos na pambabae, yung mga ginagawa ko mostly talaga panlalaki. Even hanggang sa paglaki ko, nagkakagusto na rin ako sa same sex and even had relationship with them. At lahat yun ay patago. I can already see that to myself but I keep on denying it. Ang hirap kasi ng sitwasyon na alam ko namang mali yun, pero wala akong magawa about it. It was really a long process at ang una talagang solusyon is acceptance. Hindi ko kasi maamin sa sarili ko na ganun ako before. Hindi ko maamin sa iba na I needed help because I'm afraid to show weakness. And hindi ko rin maamin sa iba dahil natatakot ako ma-judge, natatakot ako ma-reject, natakot akong masabihan ng mga masasakit na salita. But it was one of the encounters I had with Jesus na una kong inamin sa sarili ko at kay God yun. And totally, I surrendered my life to Him. And I found myself in true repentance. And that is the time that I really received forgiveness, freedom, and healing. At alam nyo, itong story na to ay ginagamit na ng Panginoon to reach out more people na nakaka-experience din ng ganito. Na truly, there is hope in Jesus. Because there is no bad story that God cannot turn it for good. Sabi nga sa isang verse, the devil meant it for evil, but God meant it for good. So if you want to receive this gift that God is offering to you right now, sundan mo lang itong maising panalangin na to. Panginoon, inaamin ko na ako ay nagkasala at hindi nararapat na makasama ka. Patawarin mo ako at tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Congratulations kapatid! I'm so happy for you! And if you want to know more about Jesus, feel free to just message this page and we would love to chat with you. God bless you and He loves you.